Umabot na sa halos 300 ang nakumpiskang armas dahil sa paglabag sa election gun ban. Ayon sa Philippine National Police, 273 ang nasa koteng small firearms habang 13 naman ang nasamsam na light weapons. Sakop ng datos na yan simula noong August 28 kung kailan nagsimula rin ang filing of certificates of candidacy hanggang kahapon. Bukod sa mga lumabag sa election gun ban, minomonitor din ng PNP ang 9 na suspected election-related incidents. 2 ang kumpirmadong ERI, kasama na rito ang insidente ng pamamaril at pagpatay sa isang re-electionist na kapitan sa Libon, Albay. Nagsimula ang gun ban noong August 28 at tatagal hanggang November 29. So October 30 naman ang barangay at sanggunian kabataan elections.